everyone, welcome back to my channel. Happy Eggcells, beautiful people. Kumusta naman kayong lahat dyan? Magkikwento lang ako na very exciting na nangyari sa aking buhay ngayon because I passed my Dubai driving license. Salamat! After 10 months, nakapasa ako. After 10 months, napabalik-balik sa driving school. So, bakit po ako inabot ng 10 months? Isishare ko po yan sa inyo. And magbibigay din po ako ng tips sa mga bago at mga nagpaplano na kumuha ng driving license dito sa Dubai. Bago ang lahat, please don't forget to like, share, subscribe my channel and pakiclick na rin po ng notification bell para sa mga susunod na video ko mapapanood nyo agad. I have no idea about driving. This is my first time na mag-drive talaga. Even back home, never ako nag-plan ng driving because palagi akong umaasa sa pagpapadrive or makisakay or mag-commute na lang kasi I'm so tamad. At dito naman sa Dubai, hindi ko yan naisip nung ako ay nagtatrabaho because palagi naman may company transport provided naman yun sa amin even dun sa dati kong job. Yung very first job ko dito, ganun din po. Hatid sundo kami sa bahay. At nag-decide lang ako last year after I got redundant sa job. Doon lang po ako nag-decide, itong pagkukuha ng driving license, hindi ito luho. So, hindi po ito katulad ng pagbibili ng mga material na bagay, na pag nasira, itatapon mo na. Ito is lifetime, hanggang sa pagtanda, kahit saan pumunta, pwede natin madala at pwede natin gamitin. Ayan, may hawak akong kodigo kasi pag nandito na ako sa harap ng camera, kung ano-ano nang sinasabi ko, minsan nakakalimutan ko na yung mga importanteng bagay na dapat sabihin ko, di ba? September 2020 ako nag-start, nag-enroll ako, and then that time may no-offer sana sa akin yung driving school na promotion nila na hindi ko na-avail. Meron silang ino-offer na ang tawag nila doon yung fixed price course till pass. Meaning to say, ito, fixed amount ang babayaran ninyo hanggang sa makapasa kayo. So, kahit ilang failed, kahit makasampung failed, kahit forever ka sa driving school, wala kang babayaran ng extra fees. Kasi, one-time payment lang. Fixed amount ang babayaran ninyo at wala nang additional fee yon hanggang sa makapasa ka na. Pero ang nangyari po kasi sa akin, kasi masyado ako magaling, feeling magaling, first time nga. Ang ginawa ko, binayaran ko lang yung 20 hours class nila na around, nasa 5,000 dirhams. Yun lang ang binayaran ko. Nagkuripot, nagtipid, na akala makakatipid. Yun po ang aking binayaran. Then after that, bibigyan ka ng school ng username and password para dun sa online, sa e-learning class mo. Ginawa ko yung online course nila, yung e-learning, kasi wala na silang face-to-face due to pandemic. So, ginawa ko sa bahay. 2 days inabot kasi ang haba, ang dami. So, kailangan panoorin. Hindi pwede yung chamba-chamba. Lalo sa mga first time. Pag first time ka, kailangan tapusin at basahin mo talaga, panoorin yung e-learning nila. So, after that, bubuka ng exam. Tawag nila dyan yung Turi test. Gagawin yung Turi test dun sa school mismo. Dun ka pupunta para gawin yon. Sa akin po, in my case, one time, pasa naman ako sa Turi test. Then after ng Turi test, dun na magsisimula ang iyong practical class sa driving. Dun ka na magsisimula sa pagda-drive sa road. Sa 20 hours class na yan, ituturo na sa'yo yung road tsaka parking. So, pag nakita ng instructor na hindi ka pa confident sa pagda-drive, magbibigay pa sila ng additional class. Then after that, magkakaroon ng 2 sets of assessment. Yung first 2 sets, yun ang tinatawag na internal assessment, which will be conducted by the driving institute. Ang in-charge naman dyan, yung mga senior driving instructor, sila ang magkakandak ng assessment sa'yo. Ang una is yung internal assessment for smart yard parking. Pangalawa, internal assessment for road. Ako po, ang nangyari sa akin sa internal assessment ng parking, I failed 3 times and for the road, 3 times din. Then after that, saka ako nag-book ng final, the RTA Smart Yard Test. Ang RTA Smart Yard Test po, hindi na ito katulad dati ng old school noong panahon na may kasama kang instructor sa tabi mo. Ngayon po, hindi na. Kasi yung sa RTA Smart Yard Test,
ikaw mismo mag-isa lang sa loob ng sasakyan and by computer, by sensor, yun po ang mag-guide, yun po ang magsasabi kung failed ka. Basta pag na-touch ng gulong mo yung line, natamaan ng sensor yung line, automatic failed po yan. So, yun po, dun po ako natagalan. Sa RTA Smart Charge, inabot po ako ng 7 times failed. Sa parallel parking po ako, palaging nagkakamali. Dun talaga nahirapan. Siguro sa mga bagong driver talaga ganun, no? Yung parking ang mahirap. So, yun po. And, bale, lima exercises na gagawin sa Smart Charge parking, which is yung hill stop, emergency brake, angle parking, garage parking, and the parallel. Yung parallel talaga ang panalo. Champion talaga ako doon. Paulit-ulit talaga yun. And then, yung RTA road test, yung finale, pag napasahan mo yon, that's it. Tapos na. Magkakaroon ka na ng driving license. Doon po ay one time lang po ako. Salamat naman nadaan sa dasal. At okay naman yung aking performance nung ako ay nag-drive at mabait yung RTA na naging in charge sa akin. So, salamat po. One time take lang po ako sa road ng RTA. Hello everyone! Tapos ko nang kunin yung aking driving license officially. Sa wakas, finally nakuha ko na. So, goodbye school! Meron na akong 3 years driving license dito sa Dubai. Ayan, bakit po ako inabot ng 10 months? Isa sa reason is yung paulit-ulit na failed ko sa parking. And matagal magpabook, matagal magantay, paglalot pag RTA na, depende sa availability nila, saka ka lang nila mabibigyan ng booking. And second thing, kaya ako inabot ng super tagal because yung first instructor ko, hindi naging maganda yung aking experience sa kanya. So masyado akong na-stress, inabot pa ako na 1 linggo bago ako nakapag-request ng panibagong instructor. At pag nag-book ka ng instructor na gusto mo, ang tagal nilang ibigay. So, ito yung aking tip sa mga estudyante at sa mga bago na mga nagpaplano pa lang para mag-enroll sa driving school. First, canvas muna kayo kung ano yung may magandang offer, kung ano yung may pinakamababang offer na driving school. And huwag nyo nang isipin yung, ay, dito ako sa sikat kasi sikat ito. Kasi at the end of the day, hindi naman nakalagay yung pangalan ng driving school sa driving license. And pangalawa, kunin nyo po, kung first time driver ka, first time mo mag-aral, better to get the fixed price amount. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka dyan sa driving school. Talaga pong hindi madali ang pag-aaral ng driving, lalo't wala ka namang skills talaga sa pag-drive. First time mo mag-aral dito, tsambahan kung makapasa ka kaagad sa isang assessment. So better, I would recommend better to get the fixed price amount. And then, meron naman silang offer sa credit card. Pwede mong gamitin yung credit card and pwede mo siyang i-installment na lang through your credit card. Ang pangatlong tip ko is wear a comfortable shoes. And of course, fourth, every time na matapos yung class ninyo, better to book your assessment right after your class. Huwag niyo palilipasin yung 1 linggo, huwag niyo palilipasin yung buwan bago kayo mag-assessment kasi makakalimutan niyo na naman yung mga tinuro ng instructor kung ano yung mga points na kailangan mong tingnan, kung ano yung mga road signs. So, better to book right away. And next, if you are nervous, ninenervous ka, hindi ka, feeling mo hindi ka pa ready sa assessment, better not to take it. Huwag ka nilang magpabook kasi sayang ang time. It's better to book for additional class para at least, pag isinalang mo na sarili mo dun sa assessment, 1 take ka lang. Yun ang pinaka-the best na gawin mo. And last but not the least, pag hindi ka komportable sa instructor mo, you can request. Write mo yan. Nagbayad ka. Kailangan bigyan ka ng magandang service. So, if you're not comfortable, you can call the call center or you can inform the office na palitan ka ng instructor. Magpalit ka kaagad because sayang ang time. Like sa case ko, inabot pa ako na 1 linggo bago ako nagpalit ng instructor. So, nasayang yung 1 week. So, ayan lang po ang aking maibibigay na advice. Ito lang po ang aking kwento sa aking Dubai driving journey. And I hope nakatulong ako. And if you have some questions, you can just comment down below. You can write your comment.
At kung kaya kong sagutin, sasagutin ko naman po. And by the way, meron na po akong naunang vlog na ginawa about sa kung paano ka mag-open a file dito sa Dubai pag mag-aaral ka ng driving. So, nandyan po sa taas yung link. Tingnan nyo na lang. Later on, pwede nyo rin pong panoorin yon. At para sa mga nanonood po ng aking channel, sa mga nagsuporta, sa aking mga kaibigan, sa mga ka-exile, sa aking mga fellow kababayan, maraming salamat po. And sa mga bago pong nanonood, please don't forget to like, share, subscribe my channel, and pakiclick na rin po yung notification bell para sa mga susunod na video mapapanood nyo agad. And para po sa mga estudyante, sa mga bago na nag-aaral pa lang mag-drive, at sa mga nagpaplano, I wish you all good luck. Kaya nyo yan. Ako nga nakaya ko first time, pero kinaya ko. So ito ay aking fear, ang driving. But then, I conquer my fear. Walang imposible pag ginusto mo. Pwede mo talagang matutunan. So ikaw, kaya mo din yan. And congratulations sa mga pumasa, sa mga papasa pa lang, at sa mga nag-aaral pa lang, good luck and enjoy. Huwag nervyusin. Kalma ka lang, besh. Bye everyone! Thank you for watching! Bye!